Guys, excited na talaga akong kainin itong mga to. And hindi ko sinasabi na ito yung parang mga sinaunang street food na o matagal na street food. Hindi ko alam kung bagong labas lang sila or what. But everything, galing sila sa Myeongdong. So si Myeongdong kasi kilala siya sa mga K-beauty na shops. Pero hindi lang kasi K-beauty yung meron doon. Meron ding fashion dun sa mga gitna tsaka yung ibang boutiques din fashion. Tapos marami ding street food na mabibili doon. Now yung pinili ko, yung mga hindi ko pa natikman. At tsaka actually may natikman ako dito na ilan. Ang dami ko na rin natikman like odeng, ano pa ba, tteokbokki, yung fish na may red bean sa loob, egg bun. Basta ilalagay ko dito sa screen kung ano yung mga nakain ko na before. But ayan ngayon, nakalatag na sa inyong harapan. Sobrang excited talaga ako kasi alam niyo ang kinain ko pala ngayong araw, yung sandwich na binigay ni Ate Juliet, yung may ham and then may cheese. So ito, meron tayong pagkain talaga, tapos merong mga pahabol sa dulo pagka tipong nauumay-umay na tayo. Alcohol? Tissue? Unang-una, we have this chicken skewers. Hindi ko alam na chicken skewers to. Sorry, hindi gaano kita. Pero kasi, akala ko barbecue, Korean barbecue. Tapos sa kanila, di iniihaw yung mga barbecue. Ang daming sauce sa harapan. Nagutom na talaga ako as in. Kanina si Kuya, nung tinanong niya ako, sabi ko spicy yung sauce. Ang dami niyang nilagay na sauce. So, wishing kaya ko to. Ay, grabe. Sabi yung level. 2 times. Ang hang. Pero masarap siya. Malasang-malasa talaga. Ang hang-hang! Si Kuya, parang may garlic. Ang dami yan nilagay. Wait lang. Mayroon tayong Coke and water dito. Ang hang. Pero ang sarap eh. Alam niyo, parang nasasarap bang ka na naaanghangan ka? Bawasan nga natin yung sauce. Ang dami. Alam mo, kanina nung nilalagyan ni Kuya, kinakabahan na talaga ako eh. Pantanggal ng anghang, kainin naman natin si Yaki Noodles. Ito yung pangalawang option kasi merong pork, merong regular lang. Si regular 4,000 won, ito 5,000 won. Add ka lang ng konti para sa may pork belly. Anghang-hang. Ito malamis na miss. Pero masarap din, malasa din. Maliliit lang naman yung pork belly. Hindi ko alam kung malaki yung difference nun. Babae yung nagluluto dun eh. Tapos iniinit-init lang nila. Pag may bibili na. Ito malaki siya na batch, tapos inip ng konti. Ang napansin ko sa pagkain nila, mahilig sila sa matamis na maanghang. Ito kaya, matamis na may konting asim na maanghang. Alam niyo kung regular lang doon na matamis na noodles, hindi ko ito kakainin kasi hindi ako mahilig sa ganung katatamis, pero may konting asim siya kaya go. Anghang ng ano? Anghang! Next, para hindi tayo maumay, iba naman, we have this shrimp something. Shrimp skewers? Ayun yan guys, so, hoping na mag-focus. Huwag ka nga sa mukha ko. Ayaw niyang mag-focus talaga. 6,000 won for 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. Ito. Sarap siya, guys. Hindi siya parang overcooked. Sakto-sakto lang yung pagluluto. Sarap niya. Sarap, parang mabilis mo siya mauubos. Kasi nga mo, isang subuan ko lang yung isang shrimp. Anim lang to. Ngayon kung may shrimp, meron din squid. Iba yung lagayan niya. Alam yung parang pag bumibili ka ng mangga sa Baguio, yung naka-plastic lang. Ganun din yung lagayan. Pero ito siya. Nakabili na ako before nito. Nasarapan ako. Tsaka hindi siya dry. Although malamig na siya ngayon, kanina kasi yung masarap talagang kainin, yung mainit na mainit, yun talaga yung the best way na pagkain ng mga street food na mga to. But you have no choice kasi hindi nga pepelo doon. This is for also 6,000 won. Ang sarap niya. Ang ini ko na pusit.
Ang paborito ko sa parte ng pusit, alam nyo kalim, yung gilid, yung fins niya, saka yung tentacles. Masarap din yung katawan, pero, ewan ko, pag may pusit, yun talaga yung una kong tinatanggal, kaya naiinis-inay kasi, yun yung inaano namin, lagi namin kinukuha una, kasi sinitira namin yung katawan. Pero, lasang-lasa mo yung pagkapusit niya, manamis na miss yung pusit, tapos hindi siya maalat, wala ka kasi talagang nilagay niya spice. Natural din, natural yung lasa. Pusit na pusit. O, oh, ayan o, oh, tentacles. Mmmmm. Makawag. Parang ayoko nang balikan yung chicken. Ang sarap niya, sobrang anghang lang talaga. Nakakairita, sayang. Next, we have yung scallops. Ito, nakita nyo na to. Ang mahal nga lang nito. Pero hindi pa ito yung pinakamahal dito. Nasa 10,000 won siya. Ibig sabihin mga 500 pesos. Ayan o, ayan siya. Pero ito na. Hindi na kumang kaharap kasi mayamig na. Yung ginagamit daw nilang cheese dito. Mahilig kasi sila sa cheese. Ang tawag nila cheese. Ano? Low fat. Kaya hindi ka mag-worry na tataba ka agad or something. Tapos, ang lambot-lambot ng scallops na medyo matamis ng konting-konti lang. Hindi kasing tamis nung pusit na natural na natural yung lasa. Kaya lang medyo malansa siya. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nalalansa ha. Pero depende sa taste ninyo kung makakatay kayo. Kung kumakain ka ng oysters, walang problema. Siso, hindi nila ino-overcook ang seafoods nila. Talagang tama-tama lang yung pagkakaluto. Hindi naman sobrang hilaw kasi ayaw mo din naman ng sobrang hilaw. Tama-tama lang. Way ng pagluto nito, I observed, syempre, tinatanggal nila, chinochop nila yung scallops, nilalagyan ng butter, tinotorch, tapos binabawasan ng konting tubig, tinitigis, kasi may juice yung scallops, of course. After naman nun, lalagyan nila ng maraming cheese sa ibabaw, tapos itutorch ulit nila. Ang sarap. Kung sino tayo nag-move on, ito na lang. Okay, huwag na natin ubusin muna, no? Medyo move on tayo ng very light. We have this cabbage omelette. Nilagay ko lang dito sa lagay ng scallops. Pero ayan yan. This is for, alam nyo ba? Hindi ko na matandaan kasi, wait, magkano nga ba to? 4,000 won, tama. Ayun na natin. Ganun din. Manamis-namis din siya, guys. Pero ang sarap kasi, ang lambot ng egg, pero ang lutong ng cabbage. Wala na, besi. Nahigup ko na. Mabilis yung ubusin. Saka hindi siya mabigat sa tiyan, yung cabbage. Kaya nga inubos ko niya. Kasi kung mabigat siya sa tiyan, katulad ng iba, tulad nito, hindi ko kakainin dahil marami pa akong kakainin na iba. Ito, oh my god, 15,000 won. Pag kinonvert mo yan, mga sa around 750 pesos, ganyan. Ang mahal. Pero kasi naman, beshi, this is a lobster tail. Tama. Ayun siya, masarap to kung mainit. Kaya lang kasi ayoko naman kumain na mag-isa sa myong, hindi niyo makikita. Ano natin, sis? But ito, hindi ko ba talaga itong natitikman ever? So, excited na ako siyang matikman. Buo agad, oh, tingnan ninyo. Pagkasungkit ko, isang ganyan agad. Siguro kailat-cut na nila yung part. Oh my god, besh. Go! Ang juicy! Malasa. Mas masarap to kung mainit, pero kahit ganito, masarap pa din eh. Mukbang pa more. Pang ilang mukbang pa lang, antaba ko na. Medyo dikit na dikit siya dahil doon naka-anchor. Naka-anchor yung cheese. Ayun, nakita niyo ba yan, oh? Puro cheese! Balikan natin tong noodles. Pantanggal umay ito eh, kasi maasim-asim siya. Isa na lang. Grabe kasi si kuya, parang may galit sa akin. Pinuno ng ano, as in marami talaga siyang nilagay na sauce. Yung sauce niyang nilagay siguro, ganito, gaganitong kapuno, as in. Tuwang-tuwa pa ako nung una, sabi ko, shucks, grabe naman, ang generous nila maglagay ng sauce. Hindi ba lang ako dapat patuwa ang anghang? Kala mo ah. Alam ko na yung lasa nito eh. Nilalagyan siya ng toyo, yung totoyo nila. Marami siyang mga herbs. Ang
ang bango pag inamoy mo to, super bango, malinamnam yung amoy niya. Kaya lang, nasipsip na lahat ng toyo. So, may yung wrapping, pero yung loob niya, glass noodles. Glass noodles nga ba yung tawag doon? Basta noodles, ha? So, parang ako may toyo pa. Ito lang yung baon ko nung bata ako. Yung ko, kakainin ko talaga lahat ng baon ko. Sarap. Isang gusto ko to, guys. Wala ko nagre-record. Tumigil pala. Buti na lang tumingin ako. Pero naisip ko na yung lasa nito. Lasa siyang embutido. Yung embutido sa atin. Yung embutido kasi, guys, para siyang longganisa na walang balot. Kaya lang yung din. Hindi siya maalat yung mga pagkain dito. Pero may lasa eh. Wala siyang feeling na kung ano sa gitna. Ganyan lang talaga. Now, ito naman guys, hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, pero shrimp siya na may breading. Frinay muna, ni-roll dun sa kawali na may sweet and sour sauce ata to. And meron din na fried na tteokbokki. Yung rice cake nila, hindi kasi fried dun, pero ito yung fried version. I tell you, yung tteokbokki mabigat sa chanon. Pag gutom ka at kinain mo siya, mabubusog ka talaga. Ang sarap pa yung babag yung kinakain mo. Ito yung shrimp po. Kita nyo ba? Ayun siya. Meron siyang breading. Tapos yun nga, siguro matamis din to kasi malamang isang dish lang to. Yung tteokbokki okay lang na matamis. Pero yung shrimp, ang dami ng breading. Pero ang liit lang yung shrimp. Gusto ko unahin to. Ito kanina, sabi ko, kakainin ko na ba? Hindi ba? Kakainin ko na ba? Hindi ba? Kaya lang, hindi pa nga ako nagpwedeng magmukbang doon sa myeongdong. Pero ito, ininit ko doon sa microwave sa baba kasi mas masarap siya pag mainit. This is baked cheese o baked shizu yung naririnig ko sa kanila. Nagiging gray na siya sa ngipin mo siguro dahil sa sobrang init or what? Hindi nga ata shizu, tteokbokki ata yun eh. Kung ang kainin ng cheese plus tteokbokki, baka kasi ganun talaga yung combo niya, no? Let's try it with the cheese. Let's go, Lord. Pangainin pang ako, hindi ko pa ubos. Hindi ko talaga alam, pero parang condensed milk talaga yung para sa baked cheese. Umayo ko sa mga matatamis, kaya dito muna tayo sa fruits. We have kiwi. Ay, delicious. Kanina natikman ko na ng ano, isang strawberry ko. Guys, the best ang Korean strawberry. Kung sa atin yung strawberry masarap, sinasawso ko siya sa asin kasi maasin talaga. Ito naman, manamis-namis yung strawberry na may konting asin. Tapos malambot. Mmm. Grabe, ang sarap talaga. Like, I kid you not. Alam nyo, pag nauuhaw ako, mas trip kong kumain na lang ng prutas na ganito kasi sa tubig. Mahina talaga akong magtubig. Yung apat ko na binili na mochis. Hindi pala siya strawberry lang. Pwede siyang iba-ibang prutas. So, ito yung una. Nasa pandala na lalagyanan. Tingnan natin kung ano. Kailangan lakihan natin yung subo natin para makagat agad natin yung may prutas na part. Strawberry agad yung nauna kong tikman. Perfect. Umay na ako kasi puro ang tatamis. Pero ito yung matamis na kahit kainin ko ng kainin, hindi ako magsasawa. Next, we have this one. Tingnan natin kung ano naman yung laman niya. Nakalimutan ko na kasi yung mga fruits na pwedeng ilagay dito sa loob ng mochi. Siya, tingnan natin. Walang clue pagka inaamoy lang. Ewan ko ba guys, yung iba gusto ko sila lang chocolate plus banana. Okay lang naman ako, pero lalo na sa ganito, sobrang mushy ng pakiramdam niya. Grabe, ang sarap mag-food trip talaga. Pero yung concern ko talagang ang mahal ng street food kumpara sa atin. Kasi diba sa atin mga cents-cents mo lang may mabibili ka na dito. Hindi eh, minimum mo talaga for street food dito is 1,000 won, pinakamura na. Ang equivalent doon, 1,000. Tanggalin mo yung tatlong zero sa dulo, US dollar na yun. So, 1 USD, 50 pesos, di ba? Hindi katulad dyan sa atin. Yun lang yung nakakamiss talaga dyan sa atin. Pero masasarap naman din talaga yung street food dito. Ito naman, alam mo na kasi parang na-open na siya. Kiwi yung nasa loob. For some reason, talagang ang tinatanggap lang ng sistema ko is strawberry mochi. Parang kakaiba din yung lasa niya. Ito na lang, halina lang. I think I know kung ano laman nito kasi ito yung isa sa naaalala ko lang, which is orange. So, tangerine, hindi ko alam kung anong tawag nila dito noon. Ayun siya, o para siyang Play-Doh. Sarap.
orange. It just really tastes weird pagka hindi strawberry. So, inilalabas ko yung prutas, tapos pepper ko kunakain. Ngayon, napunta ko dun sa Matamis, binuman ulit tayo sa Maalat. Diba, pabalik-balik lang. Akala ko hindi ko na siya makakain. Go push, dumpling.